Can you adjust the frequency and volume a bit? Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan. We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay. You're listening to Podcast.ph. Welcome to the 19th episode of Martin's Man Cave on Podcast.ph. I'm Martin Andanar. You may listen to us by going straight to our official website, Podcast.ph. You can also go to SoundCloud.com and just type Podcast.ph once you are there. You may download our episodes on iTunes. Just key in Podcast.ph programs. Add, like, and follow us on Twitter, Facebook, and Google Plus. Just type Podcast.ph. Our guest today is the only local director I can think of who has given so much pride to our country. Director Brillante Ma Mendoza is a living national treasure of Philippine alternative cinema. The first Filipino to win the most coveted Best Director Award for his film Kinatay at the Cannes Film Festival in 2009. Dubbed by the world's film critics as an ultra-neo-realist for his films. Brillante's films depict social realities about the lives of ordinary people in extraordinary situations against the backdrop of issues that plague the country. Director Brillante Ma Mendoza was born on July 30, 1960, in San Fernando, Pampanga. His father is Pastor Mendoza. His mother is Gervasia Mendoza. He is the eighth of eight children. He spent his elementary in San Isidro, San Fernando, Pampanga. It's a public school. And you graduated high school? In Assumption, Pampanga. Director Brillante finished the fine arts at the University of Santo Tomas, where he majored in advertising. Ladies and gentlemen, Director Brillante Ma Mendoza, thank you for accepting our invitation to document your life story on rich audio format on podcast.ph. Welcome, Pusa. Thank you. Thank you for having me here. Now, let's begin how this all started, Director Mendoza. Can you tell us about your parents, your father and your mother? My father is a farmer, and then ang mother ko naman is she's a businesswoman. So nandun lang siya sa bahay, meron kaming tindahan na maliit. So I'm a typical provinciano. We are provinciano. My mother and my father are from Pampanga. So I grew up in the province. Nag-aral ako sa public school, and nothing really extraordinary about my life as a child. How your childhood? And my childhood, mm-hmm. Simply lang. The typical Filipino child in the province. Yes, no? Typical. Naglalaro ka rin sa kalsada. Ayun. You grew up normally. Walang nothing exaggerated. I look at you now, and I look at your accomplishments, and you must have gotten your work ethic somewhere, or your parents must have taught you values na hindi mo na kalimutan hanggang ngayon, or mga principles na hanggang ngayon ina-apply mo pa rin. Well, basically, my parents are very hardworking. Mm-hmm. I think yun siguro yung pinaka-importanting values na naituro sa akin, that you really have to work hard. Mm-hmm. No? Kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kasi sila, kahit na simpleng buhay lang ang meron sila, mm-hmm. pinagtatrabahuhan nila, pinaghihirapan nila. Mm-hmm. So siguro yun din ang inculcate sa utak ko, that mm-hmm. even if I'm the youngest, medyo spoiled ako sa mga kapatid ko, kahit na sa kanila, pero hindi naging daan yun para maging, maging relax lang ako sa buhay ko. So lahat kayo, walang magkakapatid, kayo lahat naging professional kayo lahat? Not all of us. Actually, ako lang talaga yung nag-pursue. No? Mm-hmm. Kasi parang gusto ko na rin ibalik sa parents ko na yung dreams nila sa mga kapatid ko, ako talaga yung nagtuloy-tuloy. Mm-hmm. Kasi hindi mahilig mag-aral yung mga kapatid ko.
At yung mga mas mga nakakatanda akong kapatid, eh, at that time they cannot really parang afford to send them to school. So kung dahil ako yung youngest, ako talaga ang nagtuloy. Sa lahat ng magkakapatid, who were you closest to? Well, siguro yung eldest. Uh-huh. Kasi ako yung youngest. Eh. Uh-huh. So yung eldest. Yung eldest. Doon yung mga nakakausap ko. Mm-hmm. But all the rest, lahat yung mga kapatid kong babae, very close ako sa kanila. Kasi ako yung sumbungan ng lahat. I don't know. Parang mm-hmm. galing yata sa pamilya. Kapag ikaw yung youngest, sa lahat sa'yo sinasabi yung problema ng pamilya. Ganun. Uh-huh. At kanino ka mas malapit? Sa nanay mo o sa tatay mo? Sa mother ko. So, ikaw yung shoulder to cry on ng mga kapatid mo. Tsaka shoulder to cry ng nanay mo. Alright. Yeah. Tell us about your elementary days. How was it spent? It was spent in a public school. Can you tell us your experience? In a public school, at the same time, teacher ko yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko kasi teacher. Uh-huh. So, kaya lang, ang naalala ko doon, talagang mahilig na ako sa art. So, mahilig ako mag-drawing. Yung mga work ko usually, mga dinidisplay yan sa school, di ba? Mm-hmm. Mga project yan, dinidisplay yan sa school. So, yun, napansin na nung mga, although at that time I was just enjoying my, kung ano yung mga gusto kong gawin, ginagawa ko lang. I didn't know that it was a talent at that time, na magaling ako mag-drawing, magaling ako sa mga ganyan. Yun, pinapadala yung mga work ko sa mga competition, ganyan. Were you A student back in high school, grade school? No, not really. Well, I was an honor student, but I don't even consider myself deserving of that. Basta honor student ako, pero may feeling ko hindi naman ako dapat maging honor student. So essentially, both left and right brain science, math, and the arts. Nag-excel ka back in the elementary. Yeah. Tell us about your high school. High school, it was a private school. It was a Catholic school. Mm-hmm. So, dito, naging sacristan ako. Mm-hmm. Okay. Yeah, because I want to be a priest at that time. When I was in high school, I want to, Lahat ata nung tayong lahat? Nung during my generation and your generation, I mean, we're probably about 10 years apart. Yung mga bata, pinagpapari ng mga magulang. Yes, oo. And also because it's a Catholic school. So, talagang exposed ako. Very into religion talaga yung school at saka yung family din. Mm-hmm. So, yun ang exposure ko. At that time, gusto ko rin talaga mag-pari. So, back in high school, may mga barkada ka ba? May mga best very close. Uh-huh. Very close friends. But few close friends. Uh-huh. Na mostly, pare-pareho yung interest namin. Interest namin sa art. Interest namin sa, anything about art. Nandito pa rin? Are they still around? Do you still see them here? Unfortunately, nakikita ko lang sila sa Facebook. Hindi na masyado. Pero nasa Pilipinas sila? Wala. Nasa ibang bansa na. Tsaka mga professional na sila. Iba dentist, yung iba doktor. Who are these? Who are these? Do they have names? Well, si Arman, si Jose, maraming mga. So yun mga barkada mo? Yeah. At least, di ba? We get to honor them as well. Yes, your close friends. And how old were you when you realized that you wanted to be in the film industry? But before you answer that question, I did ask some people, and I asked them what song that you like to listen to all the time, and they gave me one song. So I just said, okay, I'll just and this song apparently has been sang by a lot of people also, no? But I chose the version of Ella Fitzgerald, Someone to Watch Over Me. Yes. What makes the song one of your favorite songs? Wala lang. I like the lyrics so much. Tsaka yung, of course, the melody and all. No? Parang, it's a lonely song. And I like lonely song. Yung mga ganyan, malulungkot na kanta. And na madali akong maka-ano. Maka-relate. Alam mo, lahat ng mga artist na kausap ko, lonely song gusto nila. Even my mother is a concert pianist. Lonely song then. So we'll play this, Someone to Watch Over Me by Ella Fitzgerald. We'll be right back with director Brillante Ma Mendoza. Don't go away.
You're still listening to Martin's Man Cave on podcast.ph. Ang pelikulang kinilala sa Venice Film Festival. Nagwagiin ng iba't ibang parangal. Umani ng papuri mula sa mga kritiko. Binigyan ng 5 minutong standing ovation. Ang isang kasaysayan ng pag-ibig na sinubok ng tradisyon, hinubog ng alon ng panahon. Tampok ang ginintuang morena, ang pinakadakilang bituin ng pelikulang Pilipino, Miss Nora Honor. Bilang may bahay, hindi ko mabigyan ng anak ang aking asawang si Bangasaan. Kaya gusto namin makipagkasundo sa inyong anak na sila. Tinitingala sa husay sa pagkanak, Tempol Rocco. Kung anuging kitang makasalan ng asawa ko, papayag ka. Maliwanag naman sa iyong lahat. Kumusta? Taiwong. Kasama sina Lovi Po. At Mercedes Cabral. Ikaw ba si Farhan Sarudin? Isang kasaysayang hinugot mula sa sinapupunan ng dagat ng Tawi-Tawi. Pinahanga mo kami sa iyong katatagan. Isang kasaysayan ng wakas na pag-ibig na nagturugtong sa ating lahat. Basta sa kaligayahan ng asawa ko, kakayanin ko. Ang Thy Womb. Sa direksyon ni Brillante, Ma Mendoza. One of the things that I appreciate about Thy Womb, apart from having Nora Honor and you directing it and the story having, happening in Mindanao, there's something about the audio that you did there. Sorry, I'm an audio guy kasi. Yeah, yeah. Parang Hollywood ang dating eh, nung audio. Did you do something about the audio? Did you hire people who really knew the business of audio? Yeah, actually, sa lahat ng mga films ko, hindi lang Thy Womb, but also with my other films, talagang binibigyan ko na importance yung audio. Uh-huh. Actually, most of them were mixed abroad, in France. Mm-hmm. So, dun ang, ano niya, yung final mixing ng audio. Kasi pinapahinggan ko yung even the ambient sound, the music, pati parang nagsusurround eh. Ito sa earphones left, right. Yes. And you don't normally get that in locally produced films. In fact, that's one of my criticisms in locally produced films. Parang, we don't really put so much importance in audio, no? That's right. That's right. Kasi sa akin, other than that, in my other films, ang sound, ang audio, is a character in itself. Like, for instance, in Service, no? Nung pinalabas siya sa Cannes, may mga nag-react doon about the, ano, about the audio, no? Parang found it too loud. Pero yung iba namang mga critics, talagang ang tingin nila, talagang isang character siya yung audio, that even if you don't see, for instance, yung surrounding, dahil nandun ka lang talaga sa loob ng sinihan, naramdaman mo yung community because of the audio. Because I gave importance to the audio. Talagang gusto kong makapture yung ambient, yung talagang kung paano dito sa atin. Like, for instance, dito minsan, we don't really parang give importance to dito sa atin talagang maingay. Kasi ang Pilipinas. Loud is good. Oo, dito. Malaman mo sa mga karaoke. Oo. Diba? Sa mga kanto. Pag kumakanta, ingay, diba? Yeah, but you don't see this. You don't see this. You don't feel this in Europe. Pag Europe talagang. Noise pollution ang tawag nila dyan. Yes, oo. But then, importante yan kasi yan ang Pinoy. Yun yung nagbibigay sa atin ng ano kaibahan. No? Parang tayo, kapag walang ingay, pati hindi maingay, ano yan sa atin? Hindi tayo mapakali. Ano yan? Parang, asan ako? Parang wala ako sa Pilipinas. Di ba? So, yun ang talagang nilalagay ko as much as possible sa film ko. Hindi ko yan, hindi ko yung tinatanggal. No? Hindi ko yan inaalis na ang pelikula ko talagang may ingay. It's part of the character in itself.
Mamaya yung service we'll play that later, yung yung trailer, and I do get it, yung ambient na yun. And that's the way you describe it, yun din ang pagkaintindi ko kanina, but we'll play that later on. More than 16 films since 2005, short, MTV commercials, 10 full films. How old were you when you realized that you wanted to be in the film industry? Well, actually, napaka-ironic. Nung, when I was when I entered show business in general, ang pangarap ko noon to be the youngest filmmaker. Okay, so meaning I makagawa ako ng pelikula when I'm 21, 22, ganon. Talagang fresh from college, no? Kasi at that time ano pa yan, celluloid, wala pang ano eh, wala pa itong digital technology. So mahirap, no? Mahirap. Akala ko ganun kadali. At saka yun ang aking ano, yun ang aking motivation to be the youngest filmmaker. Okay. Yun lang, nothing else. Tapos nangyari ito at later age. Only to realize na iba pala yung pinapangarap ko at gusto ko noon. I just want to be in show business. But being in show business and doing making films is different. Which I only realized when I was I was 45, nung nag-start na ako talagang gumawa ng pelikula. And I was very thankful na hindi nangyari yon, yung pinangarap ko na maging the youngest filmmaker. No? Kasi parang una, parang you're already stepping on the wrong foot, the wrong note. No? Parang mali na kagad yung ano mo eh, yung motivation mo eh. What is it about being the youngest filmmaker if you don't have anything to offer? So, yun lang. But I was in the business. I became an art director mid-80s. No? Mid-80s yun. And then, as a filmmaker in 2005. Backtrack tayo nung college, no? USD, right? Yes. Major in advertising. You mentioned kanina na walang nasayang. No? Walang nasayang sa mga lahat ng ginawa mo. Exactly. Advertising led to production work and then film. So, ibig sabihin nito, was your work in advertising or your course, no? Your course led you to the right people. Exactly. Yeah. Actually, back in college, no, we have TV production, we have photography, we have art direction and all. Nagamit ko lahat yun. Kasi even in college, back in the USC, meron kami mga competition. And at that time also, alam mo nung pagbata ka, medyo ano ka eh, disorganized ka eh. Diba? Magulo yung utak mo, hindi ka focus. Lahat tayo, ganun. Oo, lahat. But at that time, I realized, sabi ko, kung di ako i-organize ng sarili ko, walang mangyayari sa grupo. Yeah. So earlier on, natutunan ko na kung paano i-organize ang grupo. I don't have a choice eh, kasi kung magiging katulad ako ng mga kaklase ko, ng mga kasama ko, wala kaming project. So, during that time, in-organize ko na yung sarili ko. Wala akong choice. So, meaning, kailangan ko talagang makagawa ng project by being the leader. By being the leader. So, wala na akong makapag-depend sa mga klase ko eh. Kasi lahat kami ano eh, sabog na. Alam mo, you just want to have fun and you don't take things seriously. But then, at the end of the day, grades yan eh. Diba, hindi ka gagraduate. Sabi ko, hindi, kailangan ganitong gawin ko para kailangan ko maging leader. So, doon, nagamit ko somehow. Siguro yung how to organize, no? How to organize, how to become a team player. Yung project nyo doon, time na din. Yes. Ano yung project ulit? Marami. Marami akong, may mga TV production kami, may commercial productions kami, may mga, natitrain na kami at that time, no? May photography kami. So, we go to, pupunta kami sa ibang, sa mga lugar, tapos mag-shoot kami doon, you know. Kaya lang, siyempre, pag pupunta ka doon, wala lang, mag-enjoy ka lang, shoot ka lang, gano'n. You don't come up with something. Kaya lang, at that time, sabi ko, kailangan meron tayong ipipresent na ganito, ganyan. So, without me knowing it, I am becoming a team leader. Okay? An organizer too. Operator at the same time. Did you have any mentors back in college? Meron ka ba mga professors na? Well,
Nakalimutan ko yung mga pangalan. Ang susunod na tatanoy mo, yung pangalan, hindi ko na masabi. Kasi no, but I don't blame you. I don't remember my professors also back in... The only teacher I remember was my teacher back in high school na talaga nagpursige sa akin, yes, na sumali ng oratorical contest. Exactly. But sa college, hindi ko na... Pero meron ka rin mga naging idol during those days. High school kasi. Memorable school. Kasi ang high school. High school talaga, no? High school. No? At pag college, siyempre, alam mo na, ano na yan eh. May kanikanya na yan. Mamaya, tatanungin kita kung sino yung mga taong pasalamatan mo. No? So, para maalala natin kung sino yung mga yon. Okay. Are you a maverick? The reason why I ask this question is the fact that you work independently. Or is it a case of a film industry that cannot support directors like you? Well, basically, siguro both, no? Both. Uh-huh. Kasi yung choice of films ko, yung mga kwento na gusto ko ikwento, hindi talaga sila pupwede commercially. Okay, so I cannot name producers if they won't support this kind of films, especially local producers. Mm-hmm. So, kaya wala akong choice. Uh-huh. I keep on saying wala akong choice. Pag wala akong choice kasi, you don't have anyone to depend to except yourself. So, ang sarili ko lang. So, how do I do it? Kailangan gawin kong tama. Uh-huh. I'll make sure na hindi lang yun tama. I'll make sure na talagang kailangan preparado ako, kailangan na pag-aralan ko, kailangan maayos ako. Because at the end of the day, kapag hindi ko siya ginawang tama, I will blame po yung sarili ko lang. Pero, direct, I have to ask you this question because you have a lot of fans out there and filmmakers want to be na mga estudyante. How do you recoup the expenses, you know, in producing these films? Okay. It's not easy. Wow. Unang-una kasi ang lahat ng ginagawa ko ito parang iniisip ko parang investment ito. Mm-hmm. Kasi hindi mo ma-achieve ito overnight. Mm-hmm. Okay. But because meron na akong kahit papaano, meron akong following abroad. Mm-hmm. Okay. So, my films get distributed abroad. Mm-hmm. Meaning, napapanood sila theatrically, napapanood sila sa mga sinihan, napapanood sila sa DVD, may mga gano'n. So, nabibenta sila doon. Mm-hmm. So, you get money from this. No? You get money from this. And, hindi lang talaga ako nakafocus sa audience dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kumbaga global. Mm-hmm. Kasi kapag sinabi mo sa Pilipinas lang, easily niche audience lang yan eh. I mean, ang liit ng ano mo. Mm-hmm. And yung film na ginagawa ko, hindi naman kasi ganun, hindi sila ganun ka-low budget. Mm-hmm. Meaning, may investment talaga, may mga investors talaga na nagbibigay ng funds. No? Uh-huh. So, like what you mentioned a while ago, normally, hindi mo binibigyan ng attention yung sound. But ako ka talaga, meron akong ano, kasi nag-i-invest din ako ng pera dyan sa sound, no? Mm-hmm. Kasi yung iba, huwag na natin ano yun yan kasi wala tayong budget. Mm-hmm. But sa akin, importante yun. Kasi that's part of the yung elements ng filmmaking, di ba? Ng film. Yeah. Sound is very important. That's Western culture of making films or even television production. Yes. Halos lahat may microphone. May microphone yung ambient sound. May microphone, merong ano, track 1, track 2, track 3. Yes, ganun sa abroad. Dito, yes. hindi uso. Even sa television network, hindi uso yung, yes, yung ganun. No? So, you start your first feature film, Masahista, yes, 2005. Yes. Yung film na yun, nabawi mo agad ng gastos doon or marami kang mga lessons o mga learning curves? Ano yun eh, yung because it's my first film, no? Mm-hmm. I just wanted to and at that time I don't have any intention of doing another film after that. Para napaso ka. Napaso na lang ako. Baga, I didn't realize na parang oy, nandito na ako pala. Oh. So parang ano na yan eh, parang yung okay, I have a dream to become a filmmaker earlier on nung bata pa ako, pero
hindi nangyari. So nangyari when I was much older, 35 na ako. So parang at least pursue ko man lang na fulfill yung dream ko. Uh-huh. And that was the only intention at that time. Uh-huh. So nung ginawa ko yun, may investor, but they only have like, how much? They only have like, binigyan ako ng 150,000 nung kaibigan ko. Mm. Hindi ko nga diniposit yun kasi feeling ko wala namang pondo to. So uh-huh. I... kasi parang hindi seryoso to. So, uh-huh. I just use my own money. Uh-huh. Parang gano'n. And then I sabi niya, hindi, may pondo yan. Tsaka ako lang sa diniposit nung nag-shooting na kami. Uh-huh. And that's how it started, no? That's how it started. And at the time, I didn't realize that I was making already... Kumbaga, ino-organize ko na yung sarili ko, mm-hmm. how to make films in the future. Uh-huh. Like, yung ano ko, yung proseso ko. So una yung research, yung being truthful to reality. Uh-huh. No, yung parang kumbaga dinify ko lahat yung ano yung napapanood ko sa mainstream, kung ano yung kung ano yung nakagisnan ko, kung ano yung alam ko. Uh-huh. So hindi dapat ganito because these are just like, you know, we only entertain people. But with what I want to do, I don't only want to entertain, but I want to depict real life. Mm-hmm. So kasi pag nanonood ako, parang hindi naman totoo yan eh. Tapos although natanggap ko, hindi totoo yung sinasabing ganitong dialogue, hindi totoo yung napapanood yun. Because at the time, tinatanggap ko, it's just for entertainment. So, mm-hmm. wala akong fun. But if I'm gonna do it, sabi ko sa sarili ko at that time, because I'm not yet a director, mm-hmm. if I'm not gonna do it this way, I want to make it look realistic. I want to be truthful because that's how it's happening in real life. Mm-hmm. So, when I was given the chance to direct a film, so, yun ang ginawa ko. That's exactly mm-hmm. what I did. So, I want to mm-hmm. be... And I didn't realize at the time na may proseso na akong ginagawa. Mm-hmm. Even the way I deal with my actors, you know, everything. And even the way I would organize, for instance, my production, mm-hmm. which I learned in advertising, back in advertising. Kasi doon mm-hmm. naman sobrang organized. Eh. Mm-hmm. So, lahat ng detalye. So, yun, in-apply ko. In-apply ko sa production. In-apply ko yung how I deal with people. Uh-huh. I make sure that, alam mo yun, hindi na siya shortchange yung mga tao. And saka, so, ikaw sure. lahat? Direct? Pati business, the business side, the creativity side? Yes. Ikaw lahat to? I am. Oh, my goodness. I am a one-man band. I am a one-man team. You are a maverick? I don't know if you're gonna call me that. Pero, that's how, kasi... Yun na nga eh, wala akong, hindi ako pwedeng mag-depend because, sa iba. Uh-huh. Because I want it this way. No, and kapag ganun ang gusto ko maayos siya. Mm-hmm. Otherwise, I'll get frustrated. Where do you derive inspiration when creating films? Well, eventually, at that time, like, of course, these things didn't happen overnight. Okay, it didn't happen overnight. At that time, I was just like an ordinary, you know, viewer, spectator. Wala akong ano talaga, wala akong kwan sa film, no? Sa with what I do right now. Nagbago lang yan nung pinalabas yung film ko sa Locarno. It's my first festival, it's my first time in Europe. It's my first time to, you know, to talk in front of foreigners. Uh-huh. So nangangatog ako, tapos nakabarong pa ako doon na ang lamig-lamig naman. Uh-huh. So wala talaga akong idea. Nagbago lang ang lahat nung may mga foreigners na tumayo sa harap and they clap their hands after watching the film. Mm-hmm. And I'm not expecting that. Wala akong ganun expectation. Gusto ko lang magpunta ng Europe at mag-attend ng festival. That's mm-hmm. the only reason why. And at sinabi ng mga jury sa harap ko na parang nakita ko namin ang bansa mo sa pelikula mo. Nakita namin ang kultura nyo, nakita namin. Parang na kami nagpunta ng Pilipinas. That changed everything. After hearing those words, parang, what? Hindi naman yan ang attention ko. I just want to be truthful with my film and with what I do and being honest, you know, in presenting this. And yung pala yung reward noon. Uh-huh. So that changed everything. Mm-hmm. Then I realized that film is such a powerful medium that it could really change mindset. And even people from, you know, abroad who haven't been, you know, that don't have any knowledge about, you know, kung ano yung kultura natin, nababago pala yan at nakikita nila. Sabi ko, if I have such power as a filmmaker, sabi ko, mm-hmm. why not make, you know, make full use of it? Diba?
doon ako nagbago na ng paningin sa ginagawa ko. Mm-hmm. And then I became more serious. A lot of us are very curious. Mm. Are very curious. Mm. About the things that you do, the things that run in your mind. Help us understand how you think. How do you arrange ideas inside your mind? And when do you say, let's execute? Questions like, do you have any artist eccentricity? No, minsan weirdo ka ba? Bago mo sagutin yan, direct, no? Patugtog muna tayo ng isang standard song. This is from Frank Sinatra. Okay. Fly Me to the Moon. We'll be right back with director Brillante, Ma Mendoza. Don't go away. Yun ang pinag-usapan natin kanina na yung ambient sound sa simula nung trailer na yun. Yun ang maririnig mo eh. Kung nandun ka sa gilid, tapos may nagkwentuhan dun sa... Ang na-imagine ko nun, alam mo, direct, malate. Ayun, sa akin, na-imagine ko ganun ang sound nung malate. Mm, diba? Usually sa gabi. So, that was one of the... yung mga eksena na na-appreciate ng mga foreigners. Yes, oo. Mm-hmm. Actually, isa yan sa mga naging parang strength ng film, no? Yung service. Yung service. Mm-hmm. Na, kasi parang, although the film happened inside the cinema, parang isang area lang siya eh. Uh-huh. Diba? Unlike another film, maraming location. Ito, buong film natapos sa isang cinema. Mm-hmm. But nakita nila, naramdaman nila, na it, the cinema, the theater actually is situated in the middle of this, you know, of a very busy city, no? Mm-hmm. because of that sound alone, without even showing what the city look like, but because nararamdaman mo, naririnig mo yung nakita nila. So that's the power of sound. Mm-hmm. Narinig nila, nakita nila without even seeing it. Uh-huh. But because you're hearing it, you're listening to it. Galing. So nararamdaman mo na yung kwan ng pulse ng tao, no? Alam mo, direct, magkakaintindihan tayong tatlo ni Mike Pedero. Kasi both of us are really sound aficionados. Mm-hmm. Going back to our last question kanina before we played Fly Me to the Moon, help us understand how you think. How do you arrange ideas in your mind? And when do you say, okay, let's go, boys. Execute tayo. You know, because I was asked this question many times, inisip ko na rin, nag-isip ako, bakit ako tinatanong na ganito, na parang kakaiba ako mag-isip? Bakit tinatanong yung kailan ako kailangan mag-execute?
kung paano mag-isip. Where in fact, wala naman ako talagang kaibang ano, ibang pinagdadaanan or something na kailangan ko talagang mag-isip, no. And then inisip ko sa sarili ko, ano ba yung lumalabas sa utak ko. And I realize wala naman talaga siyang kaibahan, except that maybe because when I think real life, I think I am really into it. Kumbaga, iba kasi kapag nagsusulat ka sa kwarto, sinusulat mo lang kung ano yung na-imagine mo. Okay? Ako, hindi ako nagsusulat sa kwarto. Nandoon ako sa labas ng kwarto. At tinitignan ko at niraramdam ko. Ibig sabihin, first-hand na-experience ko yun. Meron akong physical contact, no? With what I write, with what I think. So, hindi lang siya nasa utak ko, kundi niraramdaman ko siya. So, if I say for instance, if I write about somebody na ito ang kanyang pinagdadaanan, o ito ang kanyang iniisip, o ito ang kanyang problema, I make sure that I understand that person. Not because I think the way they think, but because I experience. I make sure that I experience how they feel and how they think. Iba kasi yun eh. And I think it translates, no? It translates in how I depict them in my film. And I think that's what makes it different. Kasi ramdam ko. Kumbaga, if there's anything that I would describe myself as a filmmaker, siguro is I'm a feeling filmmaker. I'm a feeling director. So, hindi ako basta nagkukwento. Niraramdaman ko yung kinukwento ko. Kasi alam ko. So, sa madaling salita, kung merong nagsasubmit sa'yo o nagpipit sa'yo ng idea, tapos in-interview mo yung tao na yun na nagsulat ng istorya na yun, That's a requirement. It is a requirement. That's why you cannot just give me a script and then direct it. No. I have to know the person. I have to know the script. I have to go to a process. Because that's the only time I can tell the story. Well, siguro narinig na ng mga fans ni Direk, ha? yun ang dapat yung gawin. Kailangan ramdamin niyo yung storya, kung anong pinipitch niyo. Do you have any artist eccentricity? Not at all. Wala. Wala akong ano. Normal ako, yung kung magalit, pero hindi ako nagmumura, hindi ako, I mean, ano na yun eh, parang old school. Wala kayong mga, wala. Mga tipong, one day, you just shut off the world and put the curtain and just stay in your room, tapos magmumukmuka doon. Nothing. Wala kang ganyan. I eat with my crew, I don't have any special treatment, I do what they do. Wala. Start of the day, if I'm called at 6:30 on the set, I be there before 6:30. And that's it. You know, and pag uwi sa ano, okay, tulog na. Early call time and that's it. So, wala akong ganun. So you don't let emotions, no, get the best of you. Iba kasi, iba sa I think it's different with me. With me kasi I am I'm always grounded kasi ako palagi. Yung parang wala akong, hindi ko pinapabayaan yung ganun. I mean, hindi ako nagde-dwell sa mga ganun. Parang ang feeling ko, hindi mo naman kailangan yan eh, ba't mo pa kailangan? Di ba? I mean, if you have a deadline to beat, magaganyan ka pa ba? Or if, for as long as you are true with what you're doing, you don't need this. Well, that's how I see it. Hindi ako ganun. Anong pinaka best film or your personal best film that you directed para sa iyo? It really depends pa. Kasi kung para sa akin, if you're gonna ask me, ano yung what is closest to my heart? Siguro yung film na sobrang na-challenge ako at saka sobrang it's a film that would define me as a filmmaker. So I would like to define myself as a guerrilla filmmaker. Okay, guerrilla meaning parang okay, you are there on the spot. You film yung what is happening, no? So this is tirador. So yung exposure ko sa mga snatchers, sa mga meron talaga akong exposure, and I was able to capture that, no? And I was able to parang
At naramdaman ko dun sa pelikula na nandoon ako. And I was able to tell it in the way that I would learn to, I'd like to tell it, the story, and then the treatment, even the handheld, no? So parang dun ako nag-umpisa talaga yung parang, I don't care. I don't care. I just want to film this, and no matter how I'm gonna film it, I just want to do it. So yun, ganun ka-free yung utak ko, ganun ka-free yung gusto kong gawin. And there were a lot of challenges din na nangyari doon while doing this film. Kasi parang, ano yan eh, para siyang addiction eh. Pag nandiyan ka na, you can't get away from it. So I was doing it, I was filming, and dumating yung point na parang, uy, wala na tayong pondo, wala na akong, hindi ko matatapos ito. So, kailangan kong isanla yung sasakyan ko. So, yun, sinanla ko yung sasakyan ko, o kailangan kong isanla. Then para kami mga ano, parang, alam mo yung sobrang ano na, na nag-aabutan na kami ng pera na nasa set ako. Alam mo yun, tapos binibigay ko na yung mga titles or yung mga ano, yung panang titulo ng yung panang ano na sasakyan. And because I want to finish it. Parang nandun ka na eh. Nandun ka na. So talagang para ka palang para kang musician din na merong paboritong kanta. Pero not exactly yung kanta na yun na magiging pinaka-hit, di ba? Exactly. Because in your case, it was really Kinatay that made you the best director at the Cannes Film Festival. So the question is, the next question is, sino yung pinakamagaling na actor para sa'yo, local or international, pinakamagaling na actress, ano yung mga favorite movies, local and international? But first, let's play the trailer of Kinatay, and I want to ask you, what makes Coco Martin, no, one of your mainstays in your films? But you can answer that after we play this trailer. Radyo, may natagpuan na naman po isang pugot na ulo ngayon lamang sa Quezon City. Alam niyo po, mukhang nadadalas itong mga seri ng pagtatapon ng putol-putol na mga bahagi ng katawan. Ano? Kamakailan lamang po, isang putol na braso rin ang natagpuan dyan sa may bandang Caloocan. Buhay na naman nga itong kilabot na sindikatong ito na kilala sa pag-chop-chop ng katawan ng kanilang mga biktima. Maliwanag po na mahirap kalaban itong sindikatong ito dahil hindi ka talaga sasantuhin ito. Ang mahirap po rito, mga kaibigan, dahil nga po sa iba. Very powerful audio experience, and more so kung mapanood mo yung ano, yung video niyan na yung kinatay na babae, no? And then the famous director Quentin Tarantino, he did made a comment, di ba? Ano yung sinabi ni, it's not really to dramatize especially the killing scene or the choppings, but to experience. Meaning mas mas nararamdaman mo yung ano. So when you dramatize it, like what they do in mainstream, so you just show shots, no? But when you iba kasi pag when you experience it, it's as if you are there, you are present, and you are witnessing it. So yeah. And I actually that was the main point of the film. Ano nararamdaman mo nung sinabi ni director Tarantino yun? Well, like actually overwhelming kasi una-una being in Cannes, just being Cannes alone, no? Kasi iba-ibang category yan eh, di ba? Nasa main competition tayo eh. To become one of the ano, competing films, it's really a great, great honor. Because you were chosen as one of the 21 films all over the world out of the several thousands of films submitted. So that in itself is already overwhelming. So, eh kapag ang makakalaban mo pa Quentin Tarantino, Almodovar, all the best, even Ang Lee was there at that time, no? And
So, and then you get parang appreciation from this legend. So, napaka nakakataba. It's very humbling experience. Cheers tayo. Cheers. galing, sir. Question kanina, best actor, best actress. What makes Coco Martin a mainstay in your film? Ano ang meron siya? Well, si Coco kasi, nung nag-umpisa, first film din niya yung masahista. And at the time, iba kasi siya, hindi lang siya basta artista, artist din siya, no? And may commitment din siya sa ginagawa niya. Well, because now he's a very famous mainstream actor, hindi natin nakita yung pinagmulan niya na matalino siyang tao, no? Matalino siyang tao, magaling siya mag-isip at committed siya sa ginagawa niya. So, and because of that, nakakausap ko siya. Nakakausap ko siya, hindi lang bilang artista, kundi bilang artist. So, yun ang naging ano namin. Yun ang naging partnership namin with all my other films before. So, kaya lang medyo ngayon mahirap na, no? Kasi siyempre nasa mainstream na, hindi na kaya ang schedule. Eh ako, iba ako kasi mag-require sa mga artista. Kapag nasa shoot ko sila, kailangan wala silang ibang project. Kailangan nakatutok lang sila doon. That's a requirement for me. If you can't do that, then if you're not available, then I get other actors who are more available and can be more, you know, have more time, no, for my project. Sino mga favorite actors mo, actresses, local or international? Well, sa mga local natin, ayan, of course, Toro Honor, I like her. I like her kasi artist yan, di ba? Artist yan. Sa international, si Meryl Streep. And sa mga director naman, mga Darden Brothers, no? Mga ano yan, mga European filmmakers. But, you know, they're doing parang yung mga ginagawa ko, mayroong socially relevant films. Two-time ano na, Palma d'Or winner na rin sila sa Cannes. Anong pinag-uusapan nyo ng mga acclaimed directors pag nandukoy sa Cannes? Of course, you have dinner together, you have all of these social. Anong pinag-uusapan nyo? Hindi tungkol sa pelikula. Well, normally papano. Kasi alam mo, hindi lang naman, kahit tayo yung mga nasa developing country tayo, hindi lang naman tayo nahihirapan sa mga pondo, no? Sa mga pelikula. Usually, yun ang mga ano namin, yung mga issues namin, yung funding, no? Funding ng pelikula, yung audience ng mga pelikula. Kasi meron din silang mga ganong mga issues sa mga bansa nila. So, usually, ganon yung mga ano. Yun ang pinag-uusap. Favorite movies, local and international? Well, sa international siguro ang pinaka talagang sobrang na ano ko, na-touch ako yung pelikula ng mga Darden Brothers, yung Rosetta, at saka yung isang film na was this yung 4 months 3 weeks 2 days. So, Romanian film. So, yun yung mga pelikulang medyo na sobrang naapektuhan ako. Naging inspirasyon ko rin sa mga ginagawa ko ngayon. When do you feel down and out? I'm sure there are times that you're, okay, down. I used to feel that way when I was starting, no? Yung mga first 2-3 years ko sa business, no? Kasi parang hindi ko pa alam ang direction ko nun, eh. I do independent films, but at the same time, I want to make money. And then I realized I'm not making any money. So parang sabi ko, is this what I really want to do? I'm not getting any younger. Is it all worth it? Parang tinatanong mo rin sarili mo, di ba? Lately, hindi na ako nagpapa-affect. Because now I have a very clear vision of what I want to do. And where I'm going, alam ko na yung gusto ko, at hindi na ako nalilito at nadidistract sa ibang bagay, alimbawa yung commercialism, alimbawa yung mga offers ng mga major network, kasi alam ko na ang gusto kong gawin, alam ko na yung path na gusto kong antahakin. What makes you sad? What makes you lonely? What makes me sad? Basically, kapag nakakita ako ng mga ano,
pag manakakita ako ng mga ano na mga taong exploited, kapag may nakikita ako mga tao na feeling ko na deserving nila na hindi sila nabibigyan ng tamang ano, mm-hmm. tamang attention, so it makes me sad. Mm-hmm. Kasi parang it makes me sad kapag nakikita ako ng maraming yung corruption. Mm-hmm. That's what really makes me sad. Kasi parang feeling ko I can't do anything. Mm-hmm. But I can only do so much. That's why I try to excel with what I do. No? Kasi mm-hmm. feeling ko dito lang talaga ito maiko-contribute ko. Mm-hmm. Parang I don't wanna fight people. I don't wanna fight back. I don't wanna, you know. Mm-hmm. Ayokong mag-ingay. Gusto ko mag-ingay ako sa pelikula ko. Mm-hmm. Sige na ko. What annoys you sa trabaho? Sa trabaho, basically, kapag ang mga katrabaho ko, they're not committed with what they do. Mm-hmm. Because I expect, like what I always say, if you want to work with me, you have to be committed with what you want to do, mm-hmm. with what we are doing. Kasi that's the reason why we are all here. Mm-hmm. Yun, yung commitment, no? Hindi lang yung basta makagawa ka ng pelikula, makaraket ka. Hindi ganun. I don't want to see it that way. Mm-hmm. And that's what annoys me when people around me thinks of film as a mm-hmm. racket, no? Ano yung ma dun sa director Brillante ma Mendoza? Ano yung ma? Well, I have a friend. Sabi niya ganun sa akin. Kasi it used to be Brillante M. Mendoza, no? Which my middle edition is Manguera. Uh-huh. Sabi niya, your name lacks one word, one letter. Sabi niya ganun. It lacks one letter. Sabi niya ganun. You need to put one letter in your name to complete it. Mm. Sabi niya ganun. Sabi ko, paano ang dadagdag? Ayoko ng Brillantes. Ayoko magiging Mendozas. Uh-huh. Yung M, sabi niya, dagay mo na lang ng A. Since Manguera mm. naman yun. So mm. that's how it all happens. And then, It sounds good actually. Yeah, no. Yeah. Mm. So ano yun, mga numerology, mga ganun. Yes. Ah, okay. Favorite food? Food? Ah, medyo paksiw. Sarap naman nun. Color. What's your favorite color? Color blue. What do you do when you are not busy? I have a green thumb. Oh. So nagtatanim ako, marami akong alaman, may marami akong mga alaga, marami akong mga aso, marami akong mga pusa. Mm-hmm. So that is relaxation for you? Yes, mm-hmm. yes. How do you spend your Christmas? With my daughter, mm-hmm. with mm-hmm. my loved ones. Mm-hmm. Mm-hmm. Basically, we'll have dinner at home, Filipino, very simple. Filipino style. Noche buena? Yes. Mm-hmm. I go to church, we go to church together. Mm-hmm. Mm-hmm. And how do you spend your birthday? Is it with your friends? With my friends, and then sometimes with my family, because my family are in Pampanga, so pumuwi ako. Mm-hmm. Love? Mostly, yeah. But what is your concept of love? Romantic love, hindi yung romantic anak. Love. Love is something that you have to give. Not so much of yourself, but sacrifice. Mm-hmm. Sacrifice. Kailangan, sir, bigyan kita ng ano, rebulto. Martyr ka siguro, no? Kailangan pagawin ka ng rebulto. What is your concept of marriage? Marriage doesn't have to be a piece of paper. Okay, mm-hmm. Marriage is somebody, parang somebody that you can be with, no, mm-hmm. for the rest of your life, mm-hmm. without any demands. Mm-hmm. I'm not going to ask you about legacies, mm-hmm. because I'm sure we will have a part two of this. Next movie. My next movie is about Tacloban. So I just came from Tacloban. I shot a feature film with Nora Honor. And this is my first time I'm saying it, you know, on air. So, yun, it's about how people live now, how they pick up the pieces, mm-hmm. after almost a year, after the tragedy. So, it's about the life of these people na naging victims. Mm-hmm. Naging victims. Wow. Because everyone in Tacloban, actually, whether you're rich or poor, kung ano ka man dyan, you're a victim. So, uh-huh. it's about these people. Part two?
Sa part 2. Part 2? Sige. Part 2, yung mga legacy at kung ano pa mga hindi na pag-usapan natin dito. Yeah. Thank you so much. Yes, thank you so thank much. You. Thank you. Cheers tayo, sir. Director, ha? Director Brillante Ma Mendoza. Here. Parang ang dami pang pwedeng pag-usapan. Ang dami pa eh, di ba? Ang dami pa eh. Pero alam mo ba, you may not notice it, but we've been talking for an hour already. Ah, okay. An hour already, and I know that you have to magpahinga na rin kasi your day has been too long, you know? No, you've been working hard. I'm gonna leave you a song again by All Blue Eyes, Frank Sinatra. This is Strangers in the Night. Do you listen to this song? Yeah. Oh, wow. Perfect. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph. His career began as a production designer in feature films, television, and theater. His mastery over production design was featured in acclaimed local films such as Takaw Tukso in 1986, Private Show in 1986 as well, Olongapo 1984, The Great American Dream in 1987, and many others. In 2005, Mendoza founded Setter Stage Productions, an independent film production outfit. This film outfit produced feature films that gained several awards in local and international film festivals. As a production designer for feature films, he moved to television commercial productions and became one of the most sought-after production designers from 1990 to 2004. He focused his career as an art director for television commercials for national and multinational advertisers like San Miguel Brewery, Asia Brewery, PLDT, Globe Telecom, Smart Telecommunications, Procter & Gamble Philippines, Unilever Philippines. And in 2005, Mendoza ventured into feature film, not as a production designer, but as a director. His first feature film, Masahista, the Masseur, in 2005, won the Golden Leopard Award at the Locarno International Film Festival in Switzerland. The film also won the Interfaith Award in 2006 in the Brisbane Film Festival and the Audience Award in the Torino International Film Festival. This started his career as a film director. Mendoza's subsequent films further won major international awards. Manoro, The Aita Teacher, back in 2006, won the Cinema Venir at the 2006 Torino Film Festival for Best Film and for Best Picture and Best Director Awards at the Cinemalaya 2006. Caleldo, or Summer Heat, in 2006, won the NetPAC Award and Best Actress Award in Durban 2007. Foster Child, 2007, won the Best Actress at New Delhi International Film Festival and Special Jury Award at the 2007 International Eurasia Film Festival in Kazakhstan, the Cygnus Award in the 2008 Las Palmas International Film Festival, and Best Picture and Best Actress Awards in Durban in 2008. Tirador, or Slingshot, in 2007, won the Special Jury Award in the 2007 Marrakesh International Film Festival and the Caligari Prize Award at the 2008 Berlin International Film Festival. It was also given the Best Film, Best Director, and NetPAC Awards in the 2008 Singapore International Film Festival. Serbis won the Best Film and Best Actress Awards in the Pacific Meridian Film Festival in Vladivostok, Russia, and the Golden Kinnery Awards in the Bangkok Film Festival in 2008. Serbis is also the first Filipino film to be invited as official selection in the prestigious New York Film Festival. It was also the first Filipino film to compete at the 2008 Cannes Film Festival. In 2009, Mendoza did the film Lola, which gave him numerous awards, both local and international. 2009 Dubai International Film Festival, 2010
Miami International Film Festival Grand Night Award, 2010 Las Palmas International Film Festival, Golden Lady Harimaguada, Best Actress, Best Cinematography, and in 2010 Asia Pacific Award, Best Actress. He is regarded by the world's film critics as an ultra neo-realist for his films that depict social realities and the lives of the ordinary people in extraordinary situations. Mendoza uses these social realities as the backdrop of characters of the issues that plague the country.